Good morning sa inyong lahat. Nagbago tayo ng music, ha? At hindi ho tayo nagbago ng oras. Sorry. At medyo nahuli ho tayo ng gising. Magandang umaga po sa inyong lahat. Katulad ho ng napangako ko sa inyo, ang topic natin nasa whiteboard, Tax Evasion Scheme of Banks Using Court. At kung may oras ho tayo, dadagdagan ho natin, gagawin natin yung plural, gagawin natin yung schemes. Ayan. Actually, itong schemes ng bangko ang nagdudusa dito yung depositors. So, hinaan ko muna mga tax yung ating music para magpatuloy na tayo. Good morning, Len. Magandang umaga sa'yo. Magandang umaga. At Friday po ngayon, January 25. So, umpisahan na ho natin. Magandang balita ho, nasa desk na raw, raw, kasi wala ho, hindi ko nakita eh, kaya raw, nasa desk na raw ni President Duterte, yung 2018 tax amnesty. So, sana mapirmahan na, and then mapag-usapan natin yan. So, paano nandadaya yung mga bangko, at paano nila ginagawang legal? Kung kaya lang natin gawin yan, ang laki ng savings natin. Eh. Ang laki ng savings. So, let us consider. Oy, happy birthday nga pala doon sa mga taong may birthday. Ah? Yes, sa mga taong may birthday ngayon, happy birthday. Pagpugaya natin sila. Maraming birthday po sana dumating. Happy birthday po sa inyo. Pampasaya ko yung umaga nyo. Inabati ko lahat ng tao na happy birthday. Okay. Next ay pag-uusapan natin yung scheme. Ganito po yung scheme ng bangko. Papaano ho mag-tax evasion? Kasi pag natutunan mo to, sir, baka umamang ka. Maging bangko ka na rin. Hindi. Ang objective natin is hindi ka mabiktima nitong mga walang hiya. walang hiyang bangko. So let us draw the flow chart of graph and tax evasion scheme. So may bangko. Oy, kulay. Ito. So may bank. Ayan. Pag ang bangko nagpautang sa anong tatawag kaya natin dito? Person. So, ang person can be, nakikita nyo ba? Can be a corporation or an individual. Ayan. Nagpautang siya dito. Let us assume nagpautang siya ng 1 billion. Wow! Ang laki! Eh, ganyan ho yung hinawakan kong kaso. Almost 1 billion yung utang ng korporasyon. Okay. So, itong korporasyon na to, for example lang, wala siyang asset. Pero marami siyang korporasyon. At yung marami niyang korporasyon ay maraming properties, land, and improvements. Siyempre, meron siyang another person dito. Ayan. Nga pala, ulitin ko lang. Ito, pag nagpautang doon, ang tawag dito ay creditor. Mali spelling ko. Creditor. So, creditor. Pag nagpautang ka papunta doon, creditor, at ang tawag naman dito,
debtor. Ayan, mangungutang. Kuha ninyo? Creditor, debtor. Eh, ito, walang property. Manghihiram ngayon ng property dito. Okay? Eh, related sila, related. So, ito pwede rin siyang corporation, pwede rin siyang individual. Ayan. So, hihiram siya ng land and building dito. Ha? May land ito, at saka merong improvement, yung malalaking improvement. Ayan, may improvement siya. So, ang tawag dito, pag pinahiram niya ron, pinahiram niya yung property niya, land, nilend niya, ang tawag sa kanya, mortgagor. Yan. Minorgage niyong property niya para dito. Pero yung pera, yung cash, yung proceeds ng loan, ayan, yung proceed ng loan, pumasok sa person, sabihin natin, person number one, ito ang person number two. Ayan. Ito umutang, pero ginamit yung property nitong person number two. Nangyayari yan sa mga transaction natin. Yung presidente na siya ring stockholder ng korporasyon, pinagagamit yung mga property niya sa corporation para yung corporation ay pautangin ng bangko. Kuha niya yan. So, walang property yung korporasyon, nasa presidente. Now, pinautang ngayon yung korporasyon dahil may property yung presidente. So, ang pag-uusapan natin, hindi individual, corporation. Okay? Person, corporation. Walang property to, zero. Yan ho yung nahawakan kong kaso. Ito, saksakan ng laki ng property. Pinautang ng bangko si person number one. So, alam naman natin sa batas natin, ang property, pagdating, paano siya binavalue, valuation. Sir, paano binavalue yung property? Okay, ang value ng property, either yung tinatawag nating fair market value, ito yung nasa tax declaration. Diba? Oh, hindi nyo na nakikita. So, ang property ay binavalue ng fair market value. Ito yung nasa tax declaration. Next, zonal value. Ito yung sa BIR. At yung huli, yung talagang value, market value. Yung bilihan ng property, di ba? Makikita mo yan sa ano, hindi mo naman binebenta yung property mo at wala namang bumibili ng property mo. Pero malalaman mo na ang value ng bentahan ng property mo dyan na malapit sa'yo, eh, halimbawa sabihin natin na 10 million, o, ganyan, di ba? Hindi mo binebenta pero, huy, meron pa pala isa, nakalimutan ko. Acquisition cost. Yan yung binili mo siya, historical value. Ha, historical, nung matagal na matagal na panahon, acquisition cost yun. So, halimbawa, binili mo siya ng year 1990, eh nagkaroon kayo ng loan ng 2000 sabihin natin, 15. Ayan, ganito ngayon ang valuation ng property. Wala pa akong nakitang bangko na nagpautang based sa market value. Wala pa. So, lagyan natin ng value ito. Sabihin na natin ang acquisition cost nung binili yung property ay 400 million. Yan yung pagkakabili ng property. Matagal na panahon na. So, ang fair market value ng property ngayon, ayon sa ating local government unit na nasasakupan, sinabi nila ang fair market value is 550 million. Okay? 550 million. 550 million. Yan na nitong topic na to, sir. Sana mapanood ito ni Duterte at makita niya paano nandadaya ang mga bangko sa Pilipinas. Hindi lang ho itong bangko na to. Lahat ho ng bangko
siguro 99%. Lahat ng bangko ganito ginagawa. Ang galing, sir. Legally. Ang laki ng nadaya sa gobyerno. Kaya sila yumayaman, sir. Yung mga may-ari ng bangko. Yumayaman sila using this structure. At kung gusto nyo, sir, na yung mga mahihirap na nasa ibaba, magtulungan tayo. Dapat ma-regulate ang mga bangko tungkol dito. Napakasalbahe, sir, eh. Napakasalbahe nung ginagawa. Pangalawang beses ko na na-experience, oh, sir. Pangalawa, kaya sabi ko, siguro talagang ganito practice nila. Eh. So, kailangan malaman ng taong bayan paano nandadaya ang bangko. Tax evasion, so, sir, eh. Tax evasion. So, sabihin natin na zonal value ngayon nito is 750 million. Ayan. Zonal value. Pero, yung bilihan nung property, 3 billion. Wow. Kita nyo? 3 billion. Okay. Ang pinautang is 1 billion. Wow. 1 billion. Okay. 1 billion yung utang. 2015. Diba? 2015 yung umutang. Sample lang yun, ha? Sample. Siyempre, through the years, nabawasan yung utang. Noong 2018, ang utang na lang ay, sabihin na natin, 400 million. Hindi, papatatama doon. Sabihin na natin, ang utang ay, nang natira is, 350 million. Yan. 2018, ito na lang yung utang. 2018. Ibig sabihin, nakakabayad yung kumpanya, di ba? Nakakabayad. Siyempre, ito, acquisition cost, hindi tataas yan, acquisition cost eh. Pero yung tax declaration, tumataas yan. Ha? Binabago yan ng, ano eh, ng local government. Yung zonal value, tumataas din yan. Binabago ng BIR, every 3 years, binabago ng BIR. Siyempre, yung market value, tumataas din. Di ba? Tumataas din yung market value. So, ano nangyari, sir? Ano nangyari? Okay. Eh, hindi nakabayad. Atay kang bata ka. Hindi nakabayad yung taxpayer. Hindi nakabayad. So, ano mangyayari, sir? Oh, natural. Ang susunod na mangyayari, foreclose. O foreclose nung bangko yung property na ang halaga is 303 billion pesos. Paano po foreclose? Hindi yan ipo-foreclose na sulat-sulat lang. Kasi, isa sa technique, bossing, ito, sabihin ko na sa'yo yung technique. Isa sa technique na nakasulat sa batas natin under new civil code. Ito ginagamit ng magagaling talaga yung lawyer, sir. Humahanga ako. Ang gagaling ng lawyer, sir. Totoo, ang galing. So, para hindi mo mahabol yung bangko at hindi mo na mahabol yung property mo, dadaanin nila yan sa foreclosure using court. Diba, sabi ko sa inyo eh. Paano ginamit ang court sa tax evasion scheme? Ito yung rule na ginagamit nila. Article 8, New Civil Code. Ganito nakasulat. Judicial decision applying or interpreting the laws or the constitution shall form a part of the legal system of the Philippines. Ibig sabihin, since nagkaroon ka ng loan dito, yung loan kasi is agreement. Yung agreement is contract. Diba? Ulitin ko. Pag nagkaroon ka ng loan, magkakaroon kayo ng agreement, pirmahan kayo, naging contract. So, kung naging contract yan, it became a law of the Republic of the Philippines. So, para hindi mo siya mahabol, pupunta siya sa court. Papa-interpret niya yung contract. Ganun katalino mga bangko, sir. Ha? Pupunta siya sa court para interpret niya yung contract. Ano yung interpret? Yung foreclosure proceedings. Yun pa, pa-interpret niya. Siyempre, babayaran niya yung court. Ang laki ng bayad sa court. Mga ganitong halaga na loan, mga 9 million yan, 10 million ang binabayad sa court. Siyempre, binigyan mo ng pera yung court na 10 million. Favorable sa'yo yung decision. Ipapa-foreclose ngayon yung property through court proceedings. So, pag pina-foreclose yung property through court proceeding, yan, sulat ko para hindi nyo nakakalimutan. Court proceedings. Ano, sir, yung court proceedings na mangyayari?
Okay. Ang court proceeding na mangyayari, magkakaroon ng sarswelang bidding. Ayun, ipapabid yung property mo. Alin ipapabid? Yung property. Oo. Sino magbibid? Ito ngayon ang kalokohan, sir. Sino nagpa-loan? Yung banko, yung creditor, yung banko. Siya yung nag-lender. Creditor, mortgagee. Ah, minorgage, ito mortgagor, eh magiging mortgagee siya. Siya ngayon yung, siya yung nagpa-loan. Next, basahin yung maigi yung kontrata ng loan nyo. Kasi nakasulat dun sa loan na sila ay magiging attorney in fact nyo. Attorney in facto. Na attorney in facto. Ibig sabihin, authorized representative nyo. Sa lahat ng dealings ninyo sa government, patay kang bata ka, ipapasok sa court. E di, authorized representative nyo sila sa court. O eh, magbibid sila. So at the same time, pangatlo, sila yung one and only bidder. One and only bidder. Sila na yung nagpa-loan, sila yung authorized representative, at sila rin yung bidder. Siyempre, kung wala kang kalaban na bidder, hindi kayo dalawa, bidders, bidder lang. Nag-iisang bidder yung banko. Sino mananalo sa bidding? E di yung banko, eh magkano ilalagay sa bidding? E di kung ano lang gusto ng banko. Ay, galing ay. That's how they use that. That's how. So, isa lang yung nagpa-loan, siya rin yung attorney in fact, at sasabihin, halimbawa, ang may-ari ng lupa ako, Mr. Maestro, papa, ipapabid ko na to, payag ka ba? Hindi ka pwedeng sumagot. Hindi ako pwedeng sumagot. Sino sasagot? Yung banko. Yes, sir, payag na kami. Kasi siya yung authorized representative mo. Di ba very, sa akin pa ng pananaw, is very malicious. Di ba? Ipabibid na natin to. Mr. Maestro, magbibid ka ba? Ah, hindi ho, sir. May authorized representative ako, yung banko. Paano ka magbibid? May authorized representative ka? So, hindi ka makapag-re-raise ng hand yung authorized. Sino magbibid? Ah, yung banko. Sino yon? Yung authorized representative. So, yung authorized representative mo at saka yung banko ay iisa. O, sino na magbibid? O, magbibid na ho yung banko. Bakit? Sino yung banko? Siya rin ho si Mr. Maestro, yung authorized representative ni Mr. Maestro. O, magkano bid mo? Okay, binid. Nagbid. Bidding, nanalo yung banko. Binid ng 200 million. Nanalo banko, sir, 200 million. Ang galing ano, sir? Ang galing talaga. Magkano yung property mo? 3 billion. Magkano binid? 200 million. Wala tayong magagawa doon eh. Pumirma ka ng loan contract eh. Pero, lugi ka. Ito pa, ilulugi ka. Isa pang ang pandadaya niyan, alam naman natin pag nagpa-loan ka sa corporation, lahat ho ng property ng corporation, kung hindi mo papatunayan na capital asset yan, eh yan ay considered regular asset. Eh siyempre, yung 3 billion na asset, pwede ba siyang maging capital asset? Yan, papasok ang connivance. May connivance ngayon sa RD at saka RDO. Yan ho. Sana imbestigahan ng Senado yan eh, at saka ng Kongreso. May connivance sa RD tsaka RDO. Why? Why? Sir, bakit mo nalaman? Kasi yung asset na pinag-uusapan nating 3 billion dito, ire-reclass nila na capital asset. Eh, sir, anong ibig sabihin nun? Pag sinabi mong capital asset, ang withholding tax niyan, 6%. So, hindi na nila i-consider at exempted yan sa value-added tax. Magkano ang nawala sa government? Yung value-added tax. Hindi babayaran yun, sir. Eh, sir, magkano value-added tax? O, lagyan natin sa onal value, 750,000. So, 12 million, 12% nun, hindi babayaran. Kuha ninyo? So, saka na ng dami nito. Wala na akong pagsusulatan. So, ano tax na tax scheme? Ayan. Number one, kinonvert nila yung regular asset to capital asset to avoid value-added tax. O, pag sabihin na natin, mahirap ang compute yun eh.
Sabihin na natin, 1 billion to. Ang zonal value ng BIR, 1 billion. 1B. Oh. So, kapag kinonvert mo ng capital asset, kapag kinonvert mo ng yung regular asset into capital asset dahil may connivance tong dalawang to. So, kung 1 billion yan at 12% VAT, sabihin na natin ganun, multiply natin, is 120 million pesos ang nawala sa government. Ang kawawa nito, pag nagkaroon ng audit, ang tawag sa transaction niyan, deemed sale sa RR16-2005. Deemed sale. Ibig sabihin, yung mortgagor nagbenta sa bangko. So, ang hahabulin ngayon ng BIR, yung mortgagor ng 120 million. Hindi lang yan. Yung, ang nakita ko, talagang may, may sobrang sindikato sa loob ng BIR. Sobra. Nung nakita nila yan, hindi nila kinonsider na yung asset ay regular. Tinuloy nila yung asset as capital. Nangyari to 2015 . Na-audit ngayon ng 2018, alam mo, nung nakita nila na gano'n ang transaction nung bankong to at saka nung kliyente ko, hindi nila kinonsider, sir, naaawa ako sa Pilipinas. Hindi nila kinonsider na regular asset. Kinonsider nila capital. So talagang may sindikato, sir. Hindi mabubuhay ang Pilipinas. Kaya sabi ko sa inyo, idemanda natin ng mga BIR officials. Sila yung papatay sa bansa natin. Sila. Pinayayaman nila lalo yung mayayaman. Kawawa talaga, Pilipino. Nalulungkot ako. At hindi lang iisang bangko yan, sir. Buong Pilipinas. Sabihin na lang natin, sir. Ha? 10 bangko lang yung gumagawa. I-times mo na lang ng 10 banks to. So, ang nawawala sa Pilipinas is 1.2 billion. Ilang eskwelahan ang pwedeng itayo? Ilang karsada? Ilang Manila Bay ang pwedeng linisin? Ha? Ilang trabaho ang pwedeng i-generate niyan? Isipin nyo na lang, mga kasama, kung gaano kalaki ang graft and corruption dito. Hindi lang yan, ha? Ito lang, tuturo ko pa sa inyo. Paano ang tax evasion scheme ng bangko? So, pagkatapos niyan, mapapansin nyo, ang natirang loan is 350 million, di ba? 350. Tapos, nag-bid siya ng 200 million para sa 3 billion na property. Ano sasabihin ng bangko? Ay, nalugi kami ng 150 million. Ayun, nalugi pa sila ng 150 million. Net loss naman talaga. Sa dokumento, net loss. So, anong net loss niya? 350 million, yung remaining balance ng loan, at saka yung kanilang recovery, yung bid price nila, 200 million. So, nalugi. Anong gagawin dito sa lugi? Since yan ay lugi sa operation, i-deduct yan as allowable deduction. So, kung allowable deduction, at sabihin na lang natin, 35% ang income tax rate, di ba 50 million uli yan ang savings nila? So, magkano na save ng bangko? 120 million sa VAT at sa income tax ay 50 million. 170 million na kagad ang savings. That's, hindi na-collecta ng gobyerno yan, sir. Hindi na-collecta. At yung mga BIR officials, nakita nila eh. In-expose ko yan sa kanila eh. Hindi nila pinansin. Nakakalungkot. Ala, ganun talaga eh. May mga siraulong private at saka public persons eh. So, ganun po ang tax evasion scheme ng mga, hindi lang isang bangko yan, sir. Maraming bangko. Using court. So, sana meron kayong nakuhang technique dito sa aking sinasabi. At, may mga ano na po ako. May mga templates mabibili nyo. For example, yung template na kagagawa ko kagabi. Papaano mag-follow up ng mga communications na previously filed sa BIR, hindi nila inaasikaso. Gumawa ho ako dyan template. Sigurado,
Kasi pag gumawa akong template, may ipin. Eh. Nangangagat yung aking template. Nasasaktan sila. Nagtatrabaho. Ayan, yung mga templates na yun, lalabas ho yan. Sa iba't ibang segment ng BIR. At kung gusto nyo magkaroon ng 63 fingerprints, i-discuss ko rin ho yan. Baka simulan natin next week, sa Lunes. Simulan natin yung laman ng librong yan. Ano yung mga tax evasion indicators at saka yung paano nag-audit ang BIR? Andiyan dyan yung laman. Ano po? So, patuloy pa rin ho akong nag-hire ng mga tax specialista. Kahit wala kang experience, sir, ako ang mentor mo, itutuloy ko yan. Yung tax mapping app ko, dalawang klase ho yan. Yung isa pula at isa dilaw. Pag pumunta kayo sa Google Play Store, i-download nyo parehas. At kung hindi ho kayo makakabit at hindi kayo maka-apply as tax specialista, tawagan nyo lang po yung teleponong kanina na teleponong nandito. Yung teleponong narito. Ayan. Alam talaga ninyo, ang taxation o ang tax ay nagbibigay opportunity sa lahat. So, ang trabaho ko lang dito is to make tax opportunity accessible po sa inyo. So, next natin sa Monday, subukan kong umpisahan ang laman ng 63 fingerprints. Yung mga librong nakikita nyo dyan, iniisip ko na gamitin, hindi na ibenta, ibigay ko na lang sa inyo. Except of course yung VAT proofing. Kumuha ko kayo ng VAT proofing, audit proofing ng BIR form 2550Q. Papakinabangan nyo yan kasi lalo na yung mga value added tax person, huwag kayong maniwala sa mga gumagawa ng VAT return nyo na tama. Kasi kung tama yan, dapat wala na kayong VAT deficiency. Lalo na dun sa yung aatin sa akin bukas, bibigyan ko nito, yung hindi ko pa nabibigyan. 25,000 taxpayers, top taxpayers para magkaroon ko kayo ng hanap buhay din. So, gusto nyo mag-donate, ayan po. Yung donation natin, banks, pwede ho kayong, okay sa Patreon. Sana may natutunan kayo sa akin. Bukas, wala ho tayo, Sabado at saka sa Linggo. Kailan meron? Yes, Monday to Friday. See you then. Okay? Music, please. Bakit ayaw mo ng music? Yan po ang music natin. Alam mo kung ano title niyan? Hachiko. Ang ganda niyan eh. Instrumental tungkol kay Hachiko. Pakinggan nyo. Ilang minuto lang ho yan. At lalakasan ko. See you then.